Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Raising in the morning light, raising in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the morning, praise Him in the noonday bright, praise Him in the noonday bright, praise Him every night, praise Him, praise Him every day, praise Him everybody, praise Him when you're feeling may Kristo ka na, huwag kang bumitaw. Patuloy niyong panghawakan ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Napakamalas mo kapag nasa katotohanan ka na, tumalikod ka pa. Kapag hindi mo alam yung tunay na aral, madadaya ka. Mamatay man tayo, mabuhay, dapat sa Panginoon tayo. Kapag ang pangako na hindi maglumulat, siya darating na kapit. Magtatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Isa pagbati po ang pinapabot sa lahat po ng ating mga suking taga-subaybay ng ating programang Gospel and Music Ministry. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Kagalakan po sa inyong lingkod na sa mga oras na ito, kayo po yung aming makapiling at mapaglingkuran sa pamamagitan po ng programang Gospel and Music Ministry at makapagbahagi ng mga salita ng Diyos sa inyo. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, kapatid na Deomel Arcenal. Bumabati sa inyo ng isang maligayang oras ng pagbati at welcome po kayo sa ating programang Gospel and Music Ministry. Binabati po natin ang lahat ng mga nakasubaybay ngayon at mga nakapanood sa mga oras na ito, Luzon, Visayas at Mindanao at ganoon din po sa iba't ibang dako ng mundo na nakatutok sa mga oras na ito. Binabati ko po kayo ng isang magandang oras ng panonood. Lalo na yung ating dalawang mga nanay. Ano po? Unang-una dyan, si Nanay Karima Sipi Sumawang. Nag-chat siya sa akin kung may live. Ganun po si Nanay Edna Sardenya, Hacher Sardenya, dyan po sa Palawan. Inabangan ang ating programa. Of course, ganun po sa mag-asawang Tibor, dyan sa ibang bansa na nakasubaybay. Binabati ko po kayo at yung mag-asawang Santos dyan po sa Australia at yung Dichoso family sa California at ang family ng ni kapatid na Bong Ikban. At lahat po ng mga nakatutok sa mga oras na ito, binabati ko po kayo ng isang maligayang oras ng panonood. At humihingi po tayo ng paumanhin sapagkat naputo lang ating unang live kanina dahil medyo nagluko ang OBS na ating ginagamit. Ganun po talaga kapag ka nagsisimula pa lang tayo ay talagang marami po tayong mga iko-consider
para po sa atin pong live. Kaya pagpamanhin po ninyo mga kapatid at please pray for this program, lalo na sa ating program ngayong gabi na magtuloy-tuloy ang live at yung internet connection ay hindi maputol-putol para hindi po tayo mabitin sa ating paglilingkod ngayong gabi. At nakikiusap po kami, mga minamahal na mga kapatid, na hanggat maaari po ay i-share po ninyo ang programa nating ito. Kahit 5 share man lamang sa bawat isa sa inyo ay isang malaking tulong na po yan para po kayo ay makapagbahagi din ng mga salita ng Diyos at magbibigay at magdadala ng mga katotohanan sa mga taong hindi pa nakakaalam ng mga katotohanan ng Diyos. Mga kapatid, sa inyong mga pamilya, kapuso at mga kapatid. Sa mga oras na ito, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay humingi ng patnubay sa Diyos ng pananalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming mga puso ay nagagalak na magkaroon muli ng pagkakataon upang mag-aral ng inyong mga banal na salita. Amin pong hinihiling ang inyong pong pangunguna sa amin, ang aming maranasan. Patnubayan kami ng banal na Espiritu at higit sa lahat, ipagkaloob sa amin ang karunungan ng langit upang ang paglilingkod namin sa mga oras na ito ay maging pagpapala sa lahat ng aming mga taga-subaybay at mga nakatutok sa mga oras na ito. Hinihiling po namin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Yesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, bago po tayo magpatuloy sa atin pong paglilingkod sa gabing ito, ay susubukan nating mapakinggan ang isang mensahe ng awit na ipagkakaloob ni Ate Dan, sapagkat ang programa natin ay Gospel and Music Ministry. Narito po ang musical offering. Gandang mensahe ng awit na may pamagat na simpleng Kristiyano. Yung pong awit na yon mga kapatid ay nagbibigay sa at nagpapaalala sa atin na tayo hindi karapat-dapat pero naging karapat-dapat tayo at mahalaga na tayo maging mapagpasalamat sapagkat may Diyos na nagmamahal sa atin. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, ano man ang ating kinatatayuan, ano man ang ating sitwasyon,
dapat tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat nariyan siya, nagmamahal sa atin. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid, minahal natin at iniibig natin ang Diyos sapagkat siya ang unang umibig sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya kaibuti ng Diyos para sa atin. Ang isang simpleng Kristiyanong katulad natin, dapat bigyan nating halaga sapagkat mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, mga kapatid. Nawa ay sa song pa lang, ay nabigyan na namin kayo ng isang magandang pagpapala sa gabing ito. Pagpamanhin ninyo sapagkat nagkaroon ulit ng live interrupted, sapagkat humina po ang connection, kaya akin pong hiling na habang tayo po ay nagpapatuloy, ongoing ang ating program, ay huwag po ninyong kalimutang ipagdarasal po na magtatagumpay ang programa natin sa gabing ito. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid, kagabi po kasi atin pong tinalakay ang prinsipyo o layunin ng pagiging katiwala, mga minamahal na mga kapatid, o yung pagiging katiwala, ang kahalagahan nito ng ating bilang tao na pinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos. So ang ating pong focus kagabi ay pong kahalagahan ng pagbabalik ng ikapo sa Diyos at ng pagbibigay ng handog, mga kapatid. Meron po kasing maraming mga nagpadala ng mga katanungan about po doon sa ating paksa kagabi, at napagpasihan po ng inyong lingkod, nabigyan po ng kasagutan sapagkat yung iba'y tumatawag. So ang atin pong napagpasihan, na atin pong bigyan ng kasagutan sa mga oras na ito. Pero hindi lamang doon patungkol sa ikapo, maging sa ibang mga katanungang ipinadala sa atin mga kapatid, bigyan din po natin ng kasagutan. Ang una pong tanong na atin pong bibigyan ng kasagutan ay mula kay kapatid na Rafaelito Castro. Ito po ay dating ministro ng Iglesia ng Diyos, pinapaging banal kay Kristo Jesus. Ayan. So ito pong si kapatid na Rafaelito Castro ay membro ng Iglesia ng Diyos, pinapaging banal kay Kristo Jesus. Ang wika pa niya nung magkausap kami last day, ay dati niyang membro ang Brother Soriano sa kanila nung araw. Ano po? Ang tanong niya ay ganito, saan sitas mababasa na utos ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol ang ikapo? Ikapo ba ang dapat ipatupad sa panahon natin ngayon? Please enlighten me bro. What is your basis in the New Testament? Oh, mga kapatid, siguro ang taong ito ay sincere sa kanya pong pagtatanong sapagkat he wants to be enlightened. No? Gusto niyang maliwanagan sa mga bagay na ito, mga kapatid ko. So ang focus lamang niya ay sa bagong tipan. Nakalimutan niya ang bagong tipan ay hindi buong Biblia, mga kapatid. Gusto kong sabihin sa inyo, ang bagong tipan hindi buong Biblia. So I would like to give an answer fully from the Old and New Testament sapagkat ang New and Old Testament ay yan ang tinatawag na Biblia, mga kapatid ko. Ngayon, kung itatanong niya meron bang utos sa bagong tipan, there is no explicit command sa tithe sa bagong tipan na specific, mga kapatid ko, pero wala naman ding nakalagay na nireject na o pinagbawal na ang pag-igapo. Pero mamaya may mga affirmation tayong babasahin na nagpapakita na meron pa ring pag-uutos sa bagong tipan. Sapagkat gusto nating liwanagin, mga minamahal na mga kapatid, ang mga apostol nung araw, nung sila po ay mangaral, hindi naman bagong tipan na aklat ang daladala nila. Ano pala ang daladala nila? Yun pong lumang tipan na ang tawag nung araw ay Holy Scriptures, mga kapatid. O di kaya Scriptures. Like for example, kahit ang ating Panginoong Jesucristo, ginagamit niya, halimbawa sa Mateo 22:29, ang sabi niya, nangagkamali kayo sa hindi niyo pagkaalam ng kasulatan o ng kapangyarihan ng Diyos. The term kasulatan, scriptures, ang ating Panginoong Jesucristo, he was referring to the Old Testament na atin pong daladala ngayon, mga kapatid. Second, John chapter 5 verse 39, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, saliksikin ninyo ang kasulatan. At yung kasulatan na yon, he was referring to the Old Testament sapagkat noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi pa naman nabubuo at hindi pa nasusulat ang bagong tipan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya kung inyong titingnan, ay wala pang bagong tipan noong araw. So, yung ginagamit nila ay yun pong lumang tipan na tinatawag na scriptures. Maging ang Apostol Pablo, ay mababasa natin sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 hanggang 17 na may ganitong mababasa. At magandang atin pong liliwanagin nito sapagkat minsan pa'y sinasabi nila, lalo pagka tinututulan nila yung 10 utos, ang Sabbath, pagkain, ikapo, etc., ay talagang lagi nilang sinasabi, wala na ang lumang tipan. Ang problema mga kapatid, when Apostle Paul, no,
mga kapatid, Apostol Pablo, nang aral, ay meron siyang sinasabing ganito, hindi pa nasusulat yon pong bagong tipan at hindi pa nabuo. Sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang mga versikulo 16 at 17, meron tayong ganitong mababasa. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan. Take note, mga minamahal na mga kapatid, meron binanggit na all scriptures, okay, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. The term kinasihan ng Diyos ay galing po sa Greek word na theoniostos. Ang ibig sabihin, God, breath, mga minamahal na mga kapatid, na ang sabi dito ay mapapakinabangan. Isan po mapapakinabangan? Una, sa pagtuturo. That's why we are using the Bible when we teach, when we preach, mga minamahal na mga kapatid. Ano pa? Sa pagsaway. Kapag ka mali ginagawa, sinasaway mo ayon sa doktrina ng Biblia. Igamit mo Biblia. Pangatlo, sa pagtutuwid. Itinutuwid mo ang maling landas niya at likong landas niya. At pang-apat, sinasanay mo sa katwiran ng Diyos. Verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So nakita ninyo mga kapatid, yung pong kasulatan na binabanggit ng Biblia, unang Apostol Pablo, nung siya po yung nangaral, ay yun pong lumang tipan mga kapatid. At wala silang ginagamit na bagong tipan noong araw, wala naman silang nasulat pa. Nabuo na lamang ang bagong tipan after the first century. Ngayon, inong mga aral sila, nasa first century pa lang eh. Kaya mali po ang kanila pong argumento na wala na ang bagong tipan, ang lumang tipan, bagong tipan na yung dapat gamitin. Mali ho. At dapat hindi na kayo gagamit ng buong Biblia, huwag na nyong tanggalin nyo na yung luma at New Testament na lang dadalhin nyo, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, niliwanag lang ho natin ito sapagkat ang specific niya ay sa New Testament. Iyong gamit ng Apostol Pablo nung mga aral sila, nasa lumang tipan, mga kapatid. At tinanong ko nga sa mga nakaraan, ano bang dala ng mga apostol na maaklat nung sila yung mga aral? Bagong tipan ba? Hindi naman. Ano nga? Lumang tipan. So sisimulan natin sa lumang tipan, yung pong prinsipyo ng pag-iikapo. Ikagabi nga, binigyan natin ng reasons why we should bring back the tithe and why we should give a offering, mga minamahal na mga kapatid sa Diyos. So binigay natin kagabi ang iba't ibang mga reasons at points para po maunawaan ang prinsipyo at kahalagahan ng pag-iikapo ng mga taong hindi nakakaunawan nito. Ngayon, balikan natin si Abraham, mga kapatid. Si Abraham ay hindi pa part ng Israel. Mas nauna siya kaysa Israelita, pero nagbabalik siya ng ikapo sa Diyos, mga kapatid. At yung instrumento ng Diyos na tao, si Melchizedek, doon niya ipinaabot. Ayon po sa Genesis Kapitulo 14, ang versikulo 19 hanggang 20, meron tayong ganitong mababasa. At binasbasan niya siya, no, binasbasan niya ni Melchizedek siya, si Abraham, na sinabi, pagpalain si Abraham ng katastaasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, at purihin ng katastaasang Diyos na nagbigay ng kanyang mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng 10th bahagi ng buong samsam. Si mga kapatid, yung ating unang ninuno o unang mga magulang, isa na dyan si Abraham, ay ibinalik ang ibinigay ikapo doon sa instrumento ng Diyos na si Melchizedek, mga minamahal na mga kapatid. Pero wala pang Israelita during the time. At gusto nating ipaalam sa mga ating taga-subaybay sa mga oras na ito, nauna si Abraham bago ang mga Israelita. No, long time ago pa ang nakararaan. Meron ng pag-iikapo. Ano ang reason? Kinilala nila na ang Diyos ang creator. Kinilala nila ang Diyos ang owner. Kinilala nila na ang Diyos ang nag-bless o nagbigay ng pagpapala. At kinilala nila na ang Diyos ang nag-utos. At kinilala pa nila na ang Diyos ang nag-preserve, ang nangangalaga at nagpapanatili ng buhay ng tao. Ganon din naman si Jacob, mga kapatid, sa ganon ding aklat sa Genesis Kapitulo 28, versikulo 22, ay meron siyang sinasabing ganito. Ang wika niya, at ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang 10th bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Napansin niyo mga kapatid, gaya ng ating pinag-aralan kagabi, noong nangako ang Panginoong Diyos kay Jacob na I will be with you, I will not abandon you,
I will bless you, I will protect you, I will provide all your needs. Ay ganito ang reaksyon ni Jacob, mga kapatid. Ang wika niya, lahat ng ibibigay mo sa akin, ibig sabihin lahat ng pagpapalang matanggap ko mula sa iyo, sabi ni Jacob sa Diyos, ay ipagkakaloob ko ang ikasampung bahagi. Napansin niyo, hindi pa lumutang dyan ang Israelites, mga kapatid, o yung mga Hudyo. Pero nandyan na, may pag-iikapo na mga minamahal na mga kapatid. So, kapatid na Rafaelito Castro, dito pa lang ho, hindi pa ito panahon ng mga Hudyo, meron ng pag-iikapo. At huwag mo ring tanggalin ang Genesis sa Biblia, sapagkat kapag tatanggalin mo, hindi mo alam kung saan ka manggagal o saan ka nanggaling. Sapagkat ang Genesis ay the beginning of the world. Nandyan naka-record yung creation na tinatawag, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dumating din ang punto na nung pumili ang Diyos ng bayan, at yun na nga yung tinatawag nating mga Israelita, ay natural pumili doon ng mga tinatawag nating mga pare, nandun yung Aaronic priest o priesthood, na mas lamang pa nga si Melchizedek ayon sa pag-aaral sa theological studies. Ngayon, mayroon din tayong ipinapakita na dahil pinili ng Diyos ang bayang Israel, ay of course, nandun yung utos ng Diyos. Kasi durating yung panahon, mga kapatid, o mga argumento, na sasabihin nila, ay, sa mga Israel lang yan inutos. Eh, abay, natural. Hindi naman pwedeng utos kaagad sa Pilipino. Wala pa namang Pilipino nung araw. Hindi pa naman nakilala ang Pilipino, mga kapatid. Of course, dahil ang piniling bayan ng Diyos na kanyang pag-aari ang bayang Israel, ito nga talaga ipapadala ang utos. Alam nga naman, lalagpasan ng Diyos ang kanyang bayan, unahin yung mga Hintil. Unahin yung Pilipino, hindi pa nakikilala nung araw, mga kapatid. Kaya nga, we must be thankful na nakarating sa atin ang magandang balita ng Ebanghelyo na ito at ang banal na kasulatan upang matuto tayo sa mga bagay na nakasulat. Mga kapatid, 15:4 ng Roma. Kaya hindi katakataka at huwag mong kukusyonin at huwag mong bibigyan ng prescription na sa Israel lang, mga kapatid, sapagkat ang pag-iikapo, wala pang Israel, meron ng pag-iikapo. Parang Sabbath. Ang Sabbath, hindi pa naman inuto sa Israel, meron ng Sabbath na in-establish ang Diyos na para sa Kanya, mga kapatid. At yan yung seventh day Sabbath. Diyan po nakikita natin na napakaliwanag at napakaganda ng atin pong pag-aaral. Kaya nga, pagdating sa bagong tipan, merong affirmation ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa dami po ng mga mangangaral sa mga panahong ito, mga kapatid, iba't ibang relihiyon, iba't ibang samahan, iba't iba ang puno, pero sama-sama, pare-pareho, halos similar yung kanilang aral. At karamihan naman ay meron namang hindi nag-iikapo, pero nangingili ng Sabat. Sa panahon natin ngayon, meron namang hindi nangingili ng Sabat, kumakain ng karumal-dumal, pero hindi nag-iikapo. Meron namang nag-iikapo, hindi nangingili ng Sabat, kumakain ng karumal-dumal, mga kapatid ko. So merong pagkakaiba't iba-iba yung kanilang sinusunod, ayon lamang sa gusto nila, no, mga kapatid. Pero ang Seventh-day Adventist, talagang sinusunod ang mga bagay na dapat sundin ayon sa pinagkaloob ng Diyos na utos, mga kapatid ko. Ano po? At maging ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang tanong niya, saan sitas mababasa na utos ng Panginoong Jesucristo ang pag-iikapo? Ito ho, dito po sa Matthew Kapitulo 23, ang versikulo 23, sasali ng New Living Translation, mga kapatid. Sasali ng New Living Translation. Ang sabi po ay ganito, "What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income and from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law. What are those? Justice, mga kapatid, mercy, and faith." Anong gusto mong sabihin ng ating Panginoong Jesucristo? Doon binabanggit nila na nag-iikapo nga kayo, istrikto kayo sa pag-iikapo, pero kinaligtaan nyo naman ang justice, ang mercy, at ang faith. Ngayon, may kasunod pa na talata, ang sabi ni Kristo, "You should tithe." Yes, ang sabi dyan. "But do not neglect the more important things, mga minamahal na mga kapatid." So inyo pong nakita dito, na sa New Living Translation, eh merong sinasabi dito na mag-ikapo nga kayo, pero huwag ninyong kaligtaan yung ibang bagay, gaya yung justice, yung pong mercy, and faith, mga minamahal na mga kapatid. Siguro i-abutin natin yung bagong salin Biblia dyan.
yung blue na nakatayo. Iyan. At dito po sa ang salita ng buhay, mga kapatid, medyo sirana, pero meron tayong mababasa sa ganun din salita o salin na ganito ang ating mababasa. Mateo 23, versikulo 23. Ang nagsalita nito ang ating Panginoong Hesukristo. Ang wika niya ganito, masumpa kayo, kayong mga iskriba at fariseyong mapagkunwari. Bakit sinabi ni Kristong ganon? Ang wika ay ganito, kalitliit ang dahon ng yerba buenang tanim ninyo. O sabi dito, subalit sabi dito, ipinagbibigay ninyo ng ikapu kahit ang kalitliit ang dahon ng yerba buenang tanim ninyo. Subalit kinaliligtaan ninyo ang lalong mahahalaga, ang katarungan, ang kahabagan at pananampalataya. Toldok, ang kasunod ganito, dapat nga kayong magbigay ng ikapo, subalit hindi ninyo dapat kaligtaan ang iba pang mahalagang bagay. So dito mga kapatid, ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, Jesus affirmed in this text na yes, you should tithe, but don't neglect the other things, ibang bagay, like for example, justice, mercy, and faith, mga kapatid ko. Sapagkat, dapat hindi ka nakabase lang sa isang bagay, dapat nakafocus ka. Kaya nga dito sa tanong ng kapatid na Rafaelito Castro, wag ho kayo mag-focus lang doon sa verse na yung sa New Testament na saan ang utos. Sapagkat meron ng utos sa Old Testament na ipinagpapatuloy. Kaya nga dito, in-affirm ng ating Panginoong Hesukristo na yes, you should tithe. Ngayon, hahanapin mo, nasaan dyan sa mga Pilipino? Ay wala talaga kasi wala pang Pilipino dyan. At ang kausap ng Panginoong Hesukristo, mga Hudyo. At wala namang kausap ang Panginoong Hesukristo dyan na Pilipino. Ayan, siguro kung nandun ka, kapatid na Rafaelito Castro, ay baka sabihan ka rin ng ating Panginoong Hesukristo. Another text, mga kapatid, na same ang content, ay nasa Lucas 11:42. Meron tayong mababasa na ganito. The same version, what sorrow awaits you, Pharisees, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore justice and the love of God. Sabi niya, you should tithe, yes, but do not neglect the more important things, mga kapatid. So dito, ipinakikita ho na in-affirm ng ating Panginoong Hesukristo, mag-ikapo nga kayo. Pero huwag niyo na makalimutan ng ibang bagay. Like for example, bigyan ko kayo ng ibang example, mga kapatid ko. Ang sabi ng iba ay, sabi ni Kristo, manghiling kayo ng Sabat. Manghiling ka nga ng Sabat, hindi ka naman nag-iikapo. Eh huwag mong kalimutan ng iba. Ibig sabihin, kung hinangiling ka ng Sabat, mag-iikapo ka rin. At hindi lang ganun. Dapat iwasan mo rin yung mga karumaldumal. Dapat meron kang magandang relasyon sa iyong kapwa. Ibig sabihin, huwag kaliligtaan yung ibang mga bagay na mahalaga din naman, gaya ng sinusunod mo, no, mga kapatid. At iba, mayroon pang binanggit dito na ikapo. If you remember, mga kapatid, if you still remember the parable of the tax collector and the Pharisee, when they went to the temple to pray, mga kapatid, at nung sila'y pumunta sa temple, they both went to pray, mga kapatid, at nung manalangin ang Pharisee, may panalangin siya with the spirit of self-righteousness, mga kapatid, sapagkat meron siyang binabanggit doon, kung yung titingnan dito po sa Lucas, mga kapatid ko, 18:12, ganito ang ating mababasa. At least masundan po natin. 18:12 ng Lucas, ang wika po ay ganito. Sabi dito ng Fariseo, verse 11 muna, ang Fariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito. Ito yung prayer ng Fariseo. Bakit ko ito binasa, mga kapatid? Dahil merong kinalaman sa ikasampung bahagi. Ang sabi po ay ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalo niya o gaya man ang maniningil ng buwis na ito. Itong Pariseo, mga kapatid, ay nung siya po ay nanalangin siya with the spirit of self-righteousness. Bakit? He compared himself to the tax collector, mga kapatid. Kinumparan niya at ang wika niya, O Diyos, pinasasalamatan kita ng ganito sapagkat hindi ako gaya ng ibang tao, gaya nung maniningil ng buwis, gaya nung mga taong mangangalunya, gaya nung mga taong di makatarungan, at gaya ng maniningil na buwis na ito, maniningil ng buwis na ito. Yung nakasabayan niya, mga kapatid, ay pinaparinggan niya. At sa verse 12, ang sabi pa nga nito,
dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Talagang pinagmayabang pa niya sa Diyos na 2 times siya nag-fasting sa bawat isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Napansin niyo? Nandoon yung pagiging mayabang, no? At yung pagiging pagki-claim ng self-righteous, mga kapatid. Ano po? Nitong tinatawag nating Pharisee o Pariseo. Ngunit, mga kapatid, yung pong tax collector na nalangin siya with humility and seeking God's mercy. No, mga kapatid? At ang sabi dito ng maniningil ng buwis ganito. Verse 13. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Mga kapatid, no? Napansin ninyo, magkaiba yung prayer nung dalawa. Yung isa ay mayroong pagkiklaim ng self-righteous. Yung isa naman ay he prayed with humility and seeking God's mercy. What do you think, mga kapatid? Sino kaya doon ang pipiliin ng Diyos? Of course, yung pong maniningil ng buwis na katanggap-tanggap sapagkat kinilala niya kanyang sarili na isang makasalanan. Bakit ko nabanggit yon? Sapagkat doon po sa kanilang panalangin, binanggit doon ng isang ng Pharisee, na siya po ay nagbibigay ng ikapo sa lahat niyang kinikita. Pinagmamayabang pa niya, nag-fasting daw siya, nag-aayuno siya 2 times in a week sa isang linggo, 2 beses, mga kapatid. Pero kung gusto kong sabihin sa inyo, ayon po sa pag-aaral, mga minamahal na mga kapatid, ay yung pong Pharisee na yon, mga kapatid ko, ay hindi naka-earn ng mercy ng Diyos sapagkat meron siyang pagmamayabang sa kanyang sarili, mga kapatid. At hindi yon ang purpose ng tithing para magmalaki at para magiging righteous, mga kapatid ko, sapagkat ang mercy, it is a free gift received from in faith and humility, mga minamahal na mga kapatid. So, yung Pharisee, mga minamahal ko na mga kapatid, kung inyong titingnan, ay na-misuse niya yung tithe sa kanyang religious experience, mga minamahal na mga kapatid ko. So nakita ho ninyo, merong kaibahan. So ang pagtatithe, hindi pala pagmamayabang, kundi pagtatapat sa Diyos. Okay? Ang sabi nga dito, Jesus never rejected tithing itself, but condemned its misuse, mga kapatid. Never ni Kristo na nireject ang tithe, ang in-affirm pa nga niya, yes, you should tithe, mga kapatid. But kinundinan niya yung maling pagkagamit nito, mga kapatid ko. Kinundinan niya yung maling pagkagamit na akala ng taong ito na siya nag-iikapo at tapat sa ikapo ay pwede na niyang sabihing righteous siya at nagmalaki pa at ikinumpara pa ang kanyang sarili doon sa ibang tao at ikinumpara pa niya doon sa isang taong nakasabayan niya, yung tax collector. Nang sabi niya ay, Diyos, pinasasalamatan kita sapagkat hindi ako kagayang ng taong ito na maniningil ng buwis, na mangingikil na etc. Minsan dumadating din yung punto sa ating buhay, ganyan mga kapatid eh, na iniisip natin na mas lamang tayo, mas matuwid tayo kaysa kabila, mas matuwid tayo kaysa ating kapwa, mas magaling tayo kaysa ating kapwa, mas marunong tayo, mas malinis tayo. Hindi pala ganun mga kapatid. Dapat, kapag kayo lumalapit sa Diyos, lalapit ka na isang taong makasalanan. At pag kilala mo yung sarili makasalanan, isisik mo yung kanyang mercy, mga kapatid. Bibigay ng Diyos yun. So dito ipinakita na hindi nireject ni Christ yung tithe, pero kinundinan niya yung misuse nito, mga kapatid ko. At kung yung titingnan, yung tithe po ay binanggit po yan sa Book of Hebrews. Mahaba yung discussion dyan. Hebrews chapter 7 verses 1 to 10 between Abraham and Melchizedek. When Abraham returned his tithe, mga kapatid, at it shows that tithing is divinely ordained practice. Ito yung nagpapakita na ganon. At sapagkat binanes ka ng Diyos, anong ibabalik mo sa Diyos? Aber, kung walang ikapo, thank you lang, thank you. Hindi yan mga kapatid. Ano po? Hindi lang yan, no? So there is no rejection sa pagtatayt. Rather, it is an implicit recognition of its value and its significance. Dapat mabigyan ng halaga at importansya, mga kapatid ko. Ano po? So huwag niyong sabihin na wala ng ikapo, mga kapatid. So tithe, it is a response to God's transforming grace, mga kapatid ko. No? Tithe, it is a response to God's transforming grace. Napakagandang punto, mga kapatid ko. May follow-up kasi dito ang kapatid na Rafaelito Castro. Ang sabi niya, ikapo ba ang dapat ipatupad sa panahon natin ngayon? Ay, magandang tanong, ano?
hindi lamang ikapu. Maraming dapat tayong tuparin na utos ng ating Panginoon. Isa na dyan, yung ikapu. Pero hindi lang ikapu. Lalabas kasi dyan, Sabat lang ba ang dapat tuparin sa panahong Kristiyano? Hindi rin ganon. So dapat fair, mga kapatid. Ibig sabihin, yung pagsunod mo, hindi lamang isa. Dapat lahat po. Halimbawa, yung paiga po, yung pangangaral, sinusunod natin. Yung bautismo, pangingilin ng Sabat, pag-iwas sa anumang karumaldumal, pag-iwas sa mga bagay na nakakasira sa atin, nagpapalayo sa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagsunod sa kautosan ng hindi lang isa. Huwag mo lalabagin yung iba. Sapagkat ang sabi po sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. So therefore, kapag ka sinusunod mo nga, mampalataya ka sa Diyos, nangangaral ka, hindi mo naman sinusunod yung kanyang mga utos, isa na dyan yung Sabat, isa na dyan yung ikapo na tinututulan ng maraming samahan, mga kapatid, at gusto nila handog na lang, sapagkat mas malaki siguro ang handog kaysa ikapo. Ano po, mga kapatid? Ngayon, diyan po sa mga utos ng Diyos, gusto nating sabihin na yan po kasi ay utos ng Diyos. Huwag mo nang pagkontrahin ang Diyos at si Kristo, sapagkat ang sabi ni Kristo, yung sinalita ko ay galing sa Diyos, mga kapatid. So, there is no contradiction on that. At yung mga salitang napakinggan natin mula sa Diyos, hindi lamang tagapakinig tayo, mga kapatid, kundi tutuparin natin. Ayon po kasi sa Santiago Kapitulo 1, ang versikulo 22, meron tayong ganitong mapabasa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kita nyo, mga kapatid, maging tagatupad niya ng mga salita, hindi tagapakinig lamang na dinadaya ang sarili. So kapag ka napakinggan mo ang katotohanan, kapatid, lalo ng kapatid na Rafaeleto Castro, tanggapin mo, kapatid. Hanggat wala kang nababasang pagbabawal ng pag-iikapo, ay huwag mong kontrahin ng Diyos. Sundin mo siya. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo nag-affirm, at yung Apostol Pablo nga, meron siya sinabi sa 1 Corinto 9, 3 at 14, na yung mga nagdadala ng magandang balita ng Ebanghelyo ay mabubuhay sa pamagitan ng Ebanghelyo, mga kapatid. Merong in-affirm dyan kung paano ang youth ng tithe, mga kapatid. For example, doon sa mga pastor, mga kapatid ko. So, nawa ay nabigyan po natin ng kasagutan, kapatid na Rafaelito Castro, ang inyong pong katanungan. At nawa ay mabuksan ang iyong isipan. Number tong tanong po na pwede nating sagutin mula kay Carlito Bituin Senior. Nanood po ito sa atin kagabi, kapatid na Carlito Bituin Senior. Ang sabi niya ay, ang tanong niya ganito, saan ko dadalhin ang ikapo kung wala akong inaanibang relihiyon? Ayun, magandang tanong nga naman, mga kapatid. Ano po? Ang sabi niya, saan naman niya dadalhin ang kanyang ikapo kung wala siyang kinaaniba na reliyon? Actually, mga kapatid, bagong binyag pa lang ako noon sa Seventh-day Adventist, marami ako nakikita ng mga hindi Adventist pero nag-iikapo sila sapagkat sila ay matinding conviction nila na ito'y pagtatapad sa Diyos. Nagbibigay sila ng ikapo doon sa Seventh-day Adventist pero hindi sila hanggang sa naging Seventh-day Adventist sila, mga kapatid. Ngayon, anong sagot natin? Saan dadalhin ang ikapo? Merong utos ang Diyos, kapatid na ano pangalan nito? Si Carlito Bituin, no? Si Tatay Carlito Bituin Senior. Senior kasi ito, so tatay na po ito. Ang sabi kasi ng Biblia, Malakias 3:10, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig, storehouse, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Doon pa rin yan sa templo, no? Sa simbahan. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So inyo makita, mga kapatid, meron talagang pagdadalan. Doon po yan sa storehouse, sa bahay ng Diyos, mga kapatid ko. Ngayon, papaano mo nga dadalhin doon eh wala ka namang inanibang reliyon? Eh kapatid, yamang ika na lamang po, Kuya Carlito Bituin Senior, yamang ika'y nagsasaliksik ngayon, nanonood, aking dalangin sa iyo na masumpungan mong katotohanan at doon mo madala yung pag-iikapo mo, kapatid na Carlito. Halimbawa, sapagat ang Diyos ay merong iglesia, doon ka aanib. Ngayon, paano mo malaman ngayon? Meron ba tamang reliyon? Meron. Ang tawag doon, dalisay na reliyon, no? Ayon po sa Santiago 1:27, merong binabanggit na ganito. Ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng baho sa kanilang kapigatian at pangingatang walang dungis ang kanilang sarili sa sanlibutan. So mayroong binabanggit na reliyon, dalisay at walang dungis, mga kapatid na Carlito. Ano po?
merong reliyon. So doon ka anib. Anong paano malaman 'yon? Mga kapatid na Rafael ito. Ayon po sa 14:12 ng Apokalipsis, merong tinatawag na ganito. Apokalipsis kapitulo 14 ang bersikulo'y 12. Ang wika po ay ganito. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ang sabi, nasaan yun? Narito ang pagtatyaga ng mga banal. Sino-sino yun? Nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Bakit nagsisitupad sila? Sapagkat ayon sa Ecclesiastes kapitulo 13 at 12 versikulo 13, ang tungkulin ng tao ay sumunod sa utos ng Diyos, mga kapatid. So, hanapin mo ito, kapatid na Rafael ito. Compare every denominations or religions na iyong nakikita at napapanood. I-compare mo yung sumusunod sa utos ng Diyos. Marami pang reliyon ngayon, kinakalaban ng Seventh-day Adventist at gusto nilang sabihin na wala ng sampung utos. Pero ipinagtatanggol ng Seventh-day Adventist, wala ng Sabat sa kanila, ipinagtatanggol ng Seventh-day Adventist dahil ito'y utos ng Diyos. Sa karumal-dumal, gusto ng mga tao karumal-dumal, pero ayaw ng Diyos. So compare that, kapatid, para maibigay mo ang iyong ikapo. Sapagkat ang isang taong walang reliyon, ang tawag dyan ng aking lolo nung araw ay kulurumpo. No, kulo, sorry sa term, pero ang tawag diyan ay kulurum. Ibig sabihin, hindi niya alam saan siya tutungo. Wala naman siyang reliyon. Ang reliyon ko kasi po kasi nagtuturo ng daan sa iyo para ikaw ay magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos, kapatid na Carlito. Kaya ang sabi ng Biblia, meron dalisay na reliyon. At yung dalisay na reliyon, walang dungis sa harapan ng ating Diyos, mga kapatid. At yun yung sumusunod sa utos ng Diyos. Ano po? Hindi nahaluan ng maling sistema ng pagtuturo, kapatid. Okay? Salamat po sa iyong katanungan. Mula naman po kay Dominador C. Dumaraos Jr. Isa po siyang ang dating daan, miyembro. At proud pa siya sa kanyang reliyon. Wala namang problema yon. Meron kasi siyang paulit-ulit na comment, mga kapatid, at may kasamang tanong na kung saan ay lahat po ng post ko ay nilagyan niya nito. So, talagang gusto niyang magpapansin, ay sasagutin ko po siya ayon po sa aral ng Biblia, no? At nag-comment din siya po sa live natin. Ano po? Dominador Dumaraos Jr. Ang sabi niya ganito, Seventh is the AC. Sana po, bago magtanong o mag-comment, sagot muna. Pwede po? Ayoko namang natakot ka sa tanong dahil aral kayo dyan, di ba? Matindi, ano? Ayaw naman daw niya na matakot ako sa tanong. Hindi naman po ako natatakot, ano po, sa tanong. Itanong lang naman po yan. Kapag may tanong, may sagot. Yan. Ang sabi niya, uulitin ko po, ang inutusan pong mag-tithe, utos po sa buong Israel. Gamit niya, Malakias 4:4. Opo, MCGI, dating daan. At nag-tithe sila sa Church of God o Bayan ng Diyos. Ay, maganda po ang punto mo, ha? Malinaw po yan, ha, sabi niya. Tanong, saan po utos ng Diyos na mag-tithe sa Seventh-day Adventist Church na wala po sa Bible? Oh, nagtanong siya pero wala pala sa Bible. Tanong niya, sagot niya. No? Tapos ang sabi niya, sagot muna bago comment or tanong, please. I would like to give you a answer, kapatid na Dominador Dumaraos, sorry, Junior. No? Gusto kong sabihin sa iyo, ang bayan ng Diyos nung araw, yun yung Israel. Hindi naman sila tinawag na Church of God. Hindi naman sila tinawag. Ang Church of God, hindi din yan proper name. Nasa New Testament yan at hindi lamang yan ang katawagan sa mga iglesia ng Panginoon. Sapagkat tinawag din po yan na Church of Christ o Churches of Christ. Tinawag din na Church of the Lord o iglesia ng mga banal, iglesia ng mga panganay. At yung pong binabanggit mong iglesia ng Diyos, iisa lang po tinutukoy niyan, kapatid. Eh ngayon po, ang iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, nagdidebate. Di ba? At hindi lamang iglesia ng Diyos meron. Merong Church of God International. Yun po yung kinaaniban mo. Members of Church of God International o dating daan. Meron din namang Church of God Universal o Worldwide. Yung kay kapatid na Willie Santiago, yung dating kamembro ninyo. At meron din namang Church of God na iba't iba. Kay Armstrong. Ano po? Iba-iba po, mga kapatid. So, sabi mo, nag-ika po sila sa Church of God. Pero bakit kayo gumagamit ng Church of God na pangalan, hindi naman kayo nag-ika po. Binibigyan lang kita ng palaisipan. Ano po, kapatid?
Sabi nyo, Church of God kayo at ito'y nandito. Pero bakit kayo hindi nag-iikapo at pinagdidiinan po yan ng Brother Soriano nung siya nabubuhay pa na wala ng ikapo, handog na lang. O diba, ito po yung palaisipan. Eh kung kayo nga itunay, eh, ba't hindi kayo nag-iikapo? Tinututulan ninyo. Pero sabi mo, ibayan ng Diyos yun. Tama, bayan ng Diyos. At dahil tayo na mga dati sa kadiliman, tinawag sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, tinawag din po tayong bayan ng Diyos. Pakinggan mo kapatid na Dominador si Dumaraos Jr. Dito po sa 1 Pedro Kapitulo 2, ang versikulo 9 hanggang 10, ganito ang ating mababasa. Ngunit kayo isang lahing pinili. O napansin nyo, ang nagsalita si Apostol Pedro nung siya mag-aral sa mga hintil. Sabi ganito, lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Napansin niyo, hindi mo po rin pwede masabi kapatid na Dominador Dumaraos na ito'y sa Israel sapagkat itong tinutukoy ni Apostol Pedro dating nasa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwanag. Okay? Sa verse 10, ang sabi ganito, noon ay hindi kayo bayan. Ay, hindi naman talaga bayan noon. Ngayon, bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag. Totoo yan. Kayon, kung ikaw'y tunay na bayan ng Diyos at you are belong at member ka, dapat nag-iikapo ka. Kasi ikaw din naman ang nagsabi sa iyong tanong na nagtatayid sila doon sa Church of God o yung bayan ng Diyos. At yung Church of God na yun, hindi yun proper name na gaya ng ginagamit nyo na Members Church of God International. Hindi po yan. Sabagat nagdidebate kayo, pareho kayo naggumagamit ng Church of God. Ano po? At yung mga katawagan sa Biblia, iisang Kristiyano lang tinutukoy noon, ang pinasimulan ng mga apostol, mga kapatid. Okay? So dyan po natin nabigyan ng liwanag. So dito, bayan ng Diyos yon. At tinawag din naman tayong spiritual Israel, no? Mga kapatid, halimbawa na lamang, dito po sa 16 ng Galacia, merong tinawag dyan na spiritual Israel o Israel ng Diyos. Tayo yon na binabanggit dyan sapagkat wala pa naman po ang Pilipino nung araw. Kaya hindi talaga nag-ikapo nung araw. Pero nung ikikap bilang nasa bayan ng Diyos spiritually, sa Israel in spiritual, ay mag-iikapo ka na. Eh ngayon, hindi kayo nag-iikapo eh. At tinututulan nyo pa ngayon pabalik-balik. Ako. So, hindi nag-iikapo ang mga dating daan. So, sabi ninyo, sinusunod dito ng Church of God, dapat sinusunod ninyo. So, kami mga Seventh-day Adventist, sumusunod kami nung nakilala namin ng Diyos, na Diyos din naman ng Israel, na tumanggap kami ng liwanag mula sa Kanya, at kinikilala namin siya na siya ang may lalang sa amin, siya nagbibigay ng pagpapala sa amin, siya ang may-ari sa amin, at siya ang nagpapanatili ng aming buhay. At bilang katiwala ng Diyos na tayo kanyang nilikha, dapat maging tapat tayo. At isa sa pagpapakita ng pagiging tapat sa Diyos, yung pagbabalik mo ng ikapo, pagbibigay mo ng handog, kapatid. So, wala pong question dyan sa iyong binanggit at ikaw ni naman ang sumagot. Eh dito ho, ang Seventh-day Adventist nagpapakita lang na talagang yung Diyos namin kinikilala, sinusunod namin. Bakit? Kinikilala namin na siya may likha sa amin, kinikilala namin na siya may ari sa amin, kinikilala namin ang kanyang mga utos, kinikilala namin na siya ang Diyos ang nabibigyan ng pagpapala at nagpapanatili ng buhay. Nawa, nabigyan natin ng kahit maiksing kasagutan, kapatid na Dominador Dumaraos, magsaliksik pa po kayo sapagkat marami na po ang dating daan na sumusunod. At mayroong na nakakilala. Ano po? Meron siyang comment dito, sabi niya, wala pong utos na mag-tithe sa Genesis. Magpakita nga kayo ng verse. Okay. Hindi mo ba nakita, kapatid na Dominador Dumaraos, na si Abraham nag-iikapo? Ang purpose nga, kung maganda panoorin nyo nung aming paksa kagabi, at least maliwanagan po ninyo. Sa may utos nga naman ang Diyos. Hindi lang naman Biblia ang Genesis. Buong Biblia ka mag-base. At ngayon mag-base ka, i-consider mo yung utos ng Diyos. At wala ka pa naman noon para utusan ka. Siyempre yung bayan ng Diyos. At ang sabi niya ay, why are you using the Bible? Iwala naman kayo sa Bible, ang Israel. Church of God nagtatayt, ba't kayo sa Seventh Adventist? Kayo na pupunta ang tayt sa pastor, simple. Ganito yung kapatid, ano po? Sinasabi mo nga na Church of God kayo, ba't kayo hindi nag-iikapo? Kung Church of God ngayon nag-iikapo sa Bible, o di magkakontra kayo. Eh kami nga na sinasabi mo, kami yung tunay na Church of God. Kasi kinikilala namin ang Diyos namin pinaglilingkuran at sinusunod namin ang utos niya. Kayo hindi, kinukontra ninyo kapatid na Dominador.
So, huwag mo nang tutulan at huwag mo nang kontrahin ang Biblia, no kapatid? Sapagkat ang Biblia, kung ginagamit nyo rin naman yan eh, at wala rin naman kayo dyan, wala naman Pinoy dyan. At kung yung titingnan, yung mga aral, hindi na pinagkatiwala sa Pilipino na katulad mo kapatid, kundi pinagkatiwala yan sa, okay, abot nga ng aking Biblia, sa una, sa mga Hudyo, pakinggan mo kapatid na dominador, no? Dito ho sa Roma Kapitulo 3, ang versikulo 1 at 2, meron tayong ganitong mababasa. Ano nga ang kalamangan ng Hudyo o ano ang pakinabang sa pagtutuli? Napakarami. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. E bakit nakarating sa atin? Hindi mo pala sinusunod, kapatid, no? Ikaw naman po ay welcome dyan sa ating programa. Basta wag lang po kayo magmumura. Welcome po kayo, kapatid. Ano po? So kahit anong sabihin dyan, bibigyan natin ang pansin yan. Next question tayo dahil ang oras natin ay mag 11:30 na. Mula po kay Jeff Pong Barrientos. Ayan. Jeff Pong Barrientos from Quezon City. Ang tanong niya, noong si Jesus ba ay umakyat na sa langit hanggang ngayon, ay nasa dual nature pa rin ba siya na tao at Diyos o Diyos na lamang? Kasi di ba ang sabi ay kung ano ang nakita nila noong siya ay umakyat sa langit, ay siya rin makikita natin sa pagbabalik niya. Napakaganda kapatid ng iyong katanungan at kapakipakinabang. Opo, ang ating Panginoong Jesucristo meron pa rin siyang dual nature ng kanyang pagka-Diyos at nung pagkatao, sapagkat siya'y nagkatawang tao at malaking remembrance yun yung kanyang butas sa kanyang tagilid at sa mga palad na siya ay namatay sa cross para tayo matubos. Nung siya'y umakyat sa langit, mga kapatid, o bago siya umakyat sa langit, nang pagbabalik niya sa langit after ang kamatayan niya, nagpakita pa siya sa mga apostol at nagduda pa nga si Apostol Tomas. Meron tayong babasahin sa Juan, ang kapitulo po ay 20, ang mga versikulo ay 26 hanggang 29. Ay, ito'y makatutulong na rin sa mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ano po? Kaya ang Seventh-day Adventist, pagdating sa pagkatao ni Kristo, sinasampalataya na natin. Pagdating sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, sinasampalataya na natin. Kaya yung mga kumukontra dyan, walang lusot eh, pareho lang. Ang wika po ng 20:26 hanggang 29 ng Juan, ganito ang ating mababasa. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. At kasama nila si Tomas. Ayan. Dumating si Jesus nang nangagpipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna. At sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Verse 27. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. Huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Pansinin niyo mga kapatid, meron diyang doubt si Tomas. Ang sagot nga ng iba dyan nung sinabi ni Tomas na, My Lord and my God, ang sagot ng iba. Eh kasi absent si Tomas. Yung iba namang sagot ay, kasi si Tomas dyan ay nagulat. O di kayo, nabigla. O di ba niya, kapag nakaapa ka ng ipot, oh my gosh! O di ba? No, mga kapatid, ay ganun lang daw. Pero hindi, di naman nakaapak ng ipot si Tomas. Ano mga kapatid? At sinabi pa ng Panginoong Jesucristo sa kanya, Come, Tomas. No? Idaiti mo rito ang iyong daliri sa aking mga butas ng aking mga kamay at sa aking tagiliran. Ako nga ito. No? Huwag kang mag-alinlangan, sumampalataya ka. Nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo at nakita ni Apostol Tomas, talagang buhay ang ating Panginoong Jesucristo at mayroong katawan, kapatid na Jeff Barrientos. At sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa verse 29 na ganito, Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapalad yaong hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Uy, mas mapalad pa nga tayo kay Tomas, mga kapatid, because we believe in Jesus Christ and we accept Him as our Savior and Lord ng ating buhay, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo nung sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, ang sagot ni Kristo. Sumampalataya ka baga, Tomas, dahil ako'y nakita mo? Mapalad yung sumampalataya, gayon may di nakikita. So, kahit nakita o hindi natin, dapat sampalataya na natin sapagkat napakatindi ang sakripisyong ginawa ni Kristo para tayo matubos, mga ginigili ko mga kapatid. So dito, ipinakita na mayroong katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon lamang,
nung sa'yo makit sa langit, yung katawan na yun ay maluwalhati na po. Ibig sabihin, glorified body na. Okay? Mga kapatid ko, sapagkat merong pagbabago eh. Ayon po kasi sa 1 Corinto 15, versikulo 51 hanggang 53, hindi tayong lahat mamamatay sapagkat merong madat na ng ating Panginoong Jesucristo na mga buhay na matuwid at buhay na masama. Sa panahon na yun, yung mga masamang buhay, papatayin. Yung buhay na matuwid, hindi na papatayin, kundi babaguhin yung katawan. Ito ay glorified body na katanggap-tanggap sa langit. Papalitan yung ating katawan na nasisira, nabubulok, still katawan pa rin, pero glorified body na. Gaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, nung akyat ng ating Panginoong Jesucristo, nakikita siya ng mga alagad, maraming mga saksi noong panahon na yon. At sa kanyang pagbabalik, ganun din. Ayon po sa Gawa, Kapitulo 9, 1, versikulo 9 hanggang 11, meron tayong ganitong mababasa. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinitigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakakatayo sa tabi nila na may puting damit. Na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. So tama yung iyong katanungan at ang iyong medyo konting confirmation, kapatid na Jeff Pong, sapagkat kung paanong umakyat si Kristo sa langit na nakita, ganun din yung kanyang pagbabalik. At isa sa pinakamagandang talata na magbibigay ng complete answer sa iyong tanong, dito po sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 20 at 21. Ang wika po ay ganito, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Verse 21, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. See, kapatid na Barrientos at lahat ng ating mga taga-subaybay, ang katawan natin babaguhin gaya ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo into a glorified body, na mawawala na yung pagkakasakit natin ngayon. Sakit ang tuhod natin, sakit ang likod natin, iba't ibang karamdaman at karanasan natin at iba't namamatay pa. Yan po'y papalitan ng ating Panginoon ng walang kamatayan, walang pagkakasakit, walang karamdaman. Mga kapatid, hindi na mabubulok ang ating katawan, hindi na magkakasakit. Gaya ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo when He comes, mga kapatid. Kaya nga, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagdating, lahat po ng pilay makatatayo, lahat ng pipi makaaawit, lahat po ng bingi makaririnig, at lahat ng bulag makakakita. So don't you worry, kapatid. Ano man ang karanasan meron ka, ano man ang karamdaman, ano man ang iyong mga pagkakasakit, ikaw man dyan ay may kapansanan, bubuhin kang muli ng Diyos. At masigit pa dyan ang iyong mararanasan. Last question po na atin pong sasagutin, mula po kay Eric Sintos. Ang tanong niya ay ganito, tutupo bang Sunday na ang araw na pangilin at pagsamba ayon sa Apokalipsis 1:10 dahil ginagamit po ito ng mga Katoliko? Salamat po. Oh, magandang tanong. Ano po? Basahin muna natin yung Apokalipsis 1:10. Ang wika po ay ganito, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. So, yung pong term dito na binabanggit na linggo na, yung pong araw ng Panginoon. Sabat, sapagkat ang sabi ni Apostle Juan, John the Beloved or John the Revelator, I was in the Spirit in the Lord's Day. No? So, yung pong pinagdidinala, yung pong salitang Lord's Day. Sa Greek Bible po mga kapatid, sa original version ng Bible, sa New Testament, sa Revelation 1:10, ganito ang ating mababasa sa Greek. Egenomen en neomate en te koriake hemera. Meron pong binabanggit dyan na te koriake hemera. Yung pong Lord's Day. Yung pang Lord's Day na yun sa Biblia, if we will base the Bible, yung by Sunday or Sabbath day or the seventh day. Let us examine the Bible, mga kapatid. Sa Marcos Kapitulo 2, ang versikulo 28, merong pagpapahayag na ganito. So, the Son of Man is Lord even of the Sabbath day. Anong sabi ng Biblia?
the Son of Man. It is referring to our Lord Jesus Christ na Lord on the Sabbath day. Okay? Sa Tagalog, magandang balita Biblia, ang sabi ganito, ang anak ng tao ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga. Napansin nyo? Yung pong Sabbath day, Lord si Jesus Christ. At kung atin pong sasangguniin pa ang lumang tipan, maging ang Isaiah chapter 58 verse 13, yung pong Sabbath day, tinawag ng Panginoong Diyos na may holy day. So day of the Lord, o araw ng Panginoon yon na may holy day na tumutukoy sa Sabbath, hindi sa Sunday. Pakinggan ninyo. Isaiah chapter 58 verse 13, sasali na easy to read version. If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, and the holy of the Lord honorable, and shalt honor it, not doing thy own ways, nor finding thy own pleasure, nor speaking thy own words. Napansin niyo mga kapatid, yung Sabbath, ang sabi ng Biblia, tinawag ng Diyos na my holy day. Sabbath and the holy of the Lord, mga minamahal ng mga kapatid. So, yung pong araw ng Panginoon sa Revelation 1:10, hindi yun Sunday. Sapagkat Lord's Day, ayon sa mga nabasa natin talata, ang Panginoon, siya yung Lord of the Sabbath. At yung Sabbath, tinawag niyang my holy day, mga kapatid. Ngayon, bibigyan natin ng konting reference sapagkat ayon po kasi sa Pasyong Mahal, page 5, mga kapatid, ay hindi naman linggo ang iniutos na pangilin. Ayon po dito sa Pasyong Mahal, ano? If you see that in the screen, yan po ay Pasyong Mahal. Basahin natin ang nakasulat sa page 5 kung Sunday ba ang dapat ipangilin na utos ng Diyos. Sabi po dito ay ganito. At sa Genesis na libro, hindi ko na lang kakantahin dahil hindi ko alam kantahin ito Nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo kaarawan ng Domingo. Tinituod siniyasat ng Santa Iglesyang Dilag ang sa Genesis na sulat. Anya'y pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. Anim na araw ay bago na niyari itong mundo, sampo nang gawin ang tao. Nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. Take note mga kapatid, nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain. Binasa nila ito nung nakaraang mahal na araw. Ano po? Kaya ipinagbili na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin, mga kapatid ko. So dito, ipinakikita po sa atin na meron talagang tinatawag nating pag-uutos maging sa kanilang Pasyong Mahal na yung dapat talimahin, sundin at ipangilin Sabado. Hindi naman po Linggo, mga kapatid. So, huwag nating ilagay yung ating sariling isipan sa Biblia, kundi yung nakalagay sa Biblia, ilagay natin sa isipan. Kailanman hindi naging utos ng Diyos na ipangilin ang araw ng Linggo. Hindi po yan. Ikapitong araw po yan at yun yung Sabbath day at yun yung Saturday, kapatid. Sa Genesis pa lang, in-establish na ng Diyos yung Sabbath, the seventh day. Inutos niya sa Exodus, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang Sabbath ginawa para sa tao. No? Hindi ang tao para sa Sabbath. So therefore, if you're a human being, you should keep the Sabbath holy as the Lord, mga kapatid. Ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos, ipinakita lang example at maging ang mga apostol. Dito, hanggang dito na lamang tayo mga kapatid sapagkat wala na tayong oras sa atin pong paglilingkod sa gabing ito. Lumalalim na po ang gabi. Nawa sa ilang mga tanong na atin pong sinagot ay nagkaroon po kayo ng kaalaman, karagdagang kaalaman sa atin pong pag-aaral at nawa ay na-inspire kayo at naibahagi ninyo sa atin pong mga taga-subaybay mga kapatid ko. At sa mga oras na ito ay tayo po ay dadako sa pamamagitan po ng pagbati sa atin pong mga taga-subaybay, no? At atin pong tingnan dito yung mga greetings natin. Alamin po natin yung mga greetings. Simulan natin mula kay Sister Anneli Fitalcorin Manipol. Binabati kita. Si R. Kaat. Good evening, kapatid. And of course, si kapatid na MC Tibor. Ayan, binabati kita. Si kapatid na Princess Asitora. Yun ating pong candidate for baptism na uuwi dito sa Pilipinas. At si kapatid na Nani Fadrikela Rabino. Magandang gabi po.
At si kapatid na Elijah Bagyas, magandang gabi. Watching from KSA Riyadh. Oh, ingat po kayo dyan, no? Dyan sa Riyadh. Si kapatid na, ang sabi na kapatid na MC Tibor, praise God, excited kami mag-asawa makinig sa sermon mo, Pastor Deomel. God bless you. Thank you po at praise the Lord. At si kapatid na Juwayma Krisostomo Sumilong. Ayan, ito po yung ating mga top fan na talagang hindi nag-absent sa ating pong mga paglilingkod. Magandang gabi po. Thank you po sa prayer ninyo na hindi pa nagkaroon ng interruption ng ating live. Praise the Lord. At salamat po sa inyong prayer. Good evening everyone. Thanks at God. Bumalik na kuryente dito. Nagplakat. Oh, mabuti. Salamat sa Diyos. Binabati namin kayo sa pagla-live. Salamat kapatid na Arca. At si kapatid na Rose Ronowell. Binabati ko po kayo ng isang maligayang oras ng panunood. Si kapatid na Ronilyn Menor Domingo. Binabati ko rin po kayo. Si kapatid na sino pa ba to? Yan, si Princess Asitora, yung kapatid natin na mga na ating bibinyagan. Of course, si kapatid na Alfred Docosin dyan po sa Muntinlupa. Elder Alfred, God bless you, kapatid. At ang sabi niya ay, Pastor, keep up the good works until Jesus come. Thank you, praise the Lord. At God bless you, Kuya Alfred Docosin. And of course, ang ating kaibigan, si Chodron Bochard, binabati natin. Ano po, na talagang hindi nag-absent sa atin. Of course, yung ating pong kaibigan na isang dating daan na sumusubaybay, Dominador si Dumaraos, binabati kita kapatid. Gusto kong sabihin sa iyo, wala talagang Pilipino nung panahon ng mga Hudyo. Hindi nakasulat sa Biblia. Okay? Wala pa. Kung mayroon man, basahin mo. Pero binabati kita, basta wag ka lang magmura dyan. Welcome po kayo sa programa. Ano po? Of course, si kapatid na Jesse Sabado. Ayan, pag magtanong kayo ng about sa Sabat, andyan si kapatid na Jesse Sabado. God bless you, Brother Jesse. No, salamat sa iyong panonood. Of course, si kapatid na Roel Labajo, binabati kita. Ayan, sa iyong panonood. Of course, si Ma'am Shinene. Ayan, magandang gabi po. Good morning dyan. No? Lagi ka namin pinagpipray dito sa sabi niya, dito sa California, buong sambahayan namin, ang support namin sa ministry at ganun din ang church dito. Wow, praise the Lord, Ma'am Shinene Dichoso. Salamat sa iyong prayer, sa iyong support, kasama si Papsi Rick, si Inday Kuring, na napaka-smiling smiling face si Inday Kuring. Si Kiko, nag-birthday kahapon, si Kate. And of course, binabati natin ang International Church of Laverne dyan sa California, sa pangunan ni Pastor Canales. Of course, si kapatid na Ram, salamat po sa iyong patuloy na pagsubabi. Si Kuya Sam, Samuel Salarda, binabati ko kita Kuya Sam. Ingat kayo dyan. And of course, si mag-asawang Jess Nori, nakalimutan ko apelido. Jess Nori, kapatid na Kuya Jess at si Ate Nori, binabati ko po kayo. And of course, mayroon pa dito si kapatid na Rone Arsenal. Oh, Pastor, i-greet ako family Arsenal na Mindanao. Oh, binabati ko po mga Arsenal dyan sa Mindanao. Siguro magkamag-anak tayo. God bless you sa inyo pong panonood, kapatid na Ronnie Arsenal. At ang sabi ni Roel Labajo, watching from Cavite Rosario. O, binabati ko po kayo dyan sa Cavite Rosario. At of course, si MC Tibor, ang sabi niya, maaga pa dito sa Saudi. 6:30 pa lang ng gabi. Oh, wow. Dito po ay 11:42 na, no, kapatid. At sino pa dito ating mga babatiin? Si Alfred Ramiso. Ayan. Batiin natin, binabati kita, watching your program, God bless. Thank you po, Sir Alfred Ramiso. Thanks sa pagbati, binabati ko rin po kayo ni Ate Dan. Thank you, Sister Juway. Ito pong mga nakalista, talagang napakasipag ni Ate Dan. No? Abang siya nag-operate sa atin pong OBS, no, mga kapatid, napapalabas niya na yung awit. Kailang, minsan hindi kanaya ng OBS, siguro malaki yung memory. Ayan, medyo nag-lalag, tapos nag-interrupt. Ganun pa man, salamat sa Diyos, ituloy-tuloy po. Ito po mga babatiin natin, si kapatid na Leonardo Barila Rivas. Binabati natin si Danilo Lucino, ang aking binandyan. Si Sister Jing Kanha, binabati natin. At of course, si Sister Clara Dambina Corpos na nakasubaybay sa atin. Si kapatid na Bods Necesario Alcolbilla. O meron tayong taga-follower na si ano... Arabic yung sulat, pero si Chris Bayungan, ayun, binabati kita kapatid na Chris Bayungan.
Kasi kung hindi ka naglagay ng pangalan, baka iba yung mabanggit ko eh. No, kapatid, salamat kapatid na Chris Bayungan. No, happy watching sa iyo. Si kapatid na Ingrid Motok Lapeña, binabati kita. Si Ninya Murillo Lalas, binabati natin. And of course, si Sister Nadim Ney. Di baling late, basta nakahabol. Binabati kita. Ano po? Of course, si kapatid na Ronilyn Menor Domingo. Si kapatid na Estojero Navigante Xi. Si kapatid na Nanay Karima Sipi Sumawang, binabati kita. Si FG Mats Tibor. Ay, ito yung asawa. Ay, yung husband yata ito. Si Aura Asitora. Si Jasper Pelongo. Doc Jasper, binabati kita. At ang iyong buong mambahay mo at yung iyong anak. Si kapatid na Norms Morete. Ayan. Si, ang pangalan nito? Nesita. Nesita Katoliko. Ay, binabati natin. Pero Adventist po siguro ito. Katoliko lang ang apelyido. Ayan. Si kapatid na Yoli Escabosa Mosni Ortega. Si kapatid na Debbie Solueta. Ano-ano kaya ito ni Don Solueta. Lalas Eugenio, watching from California. Ayan, binabati ko po kayo dyan sa California. Si Nanay Debbie. Debbie Solueta. Binabati ko po kita, Nanay Debbie sa California. Of course, ang Alinsod family, binabati natin. Kapatid na Jared Alinsod, binabati natin. Ayan, si kapatid na Lapeña, binabati natin. Si kapatid na Rosie Alinsod, si Kuya JR Alinsod, lahat po ng Alinsod dyan na mga nakasubaybay, mga kamag-anak ni Mamsi. Si Nene Liit, binabati rin natin, of course. Ayan, okay na yan. Si kapatid na Elijah Bagyas, okay na. Si Lillard Didalis Bacoma, binabati po natin. Si Loida Gascon Maning, binabati natin. Si Joy Socaldito Sobremisana. And of course, si Melly Roach. Di ko alam kung kaano-ano to ni Freddy Roach. Binabati ko po kayo lahat mga kapatid. At nagagalak po ako na kayo po ay patuloy na sumubay sa ating programa. Isang malaking masigabong palakpakan para po sa inyo. Ayan. Ayan. So binabati din po natin si Mrs. Undap. Ano po? Yung po yung nanay nung pong friend na pastor ni Ma'am Shinini dyan sa California. At sabi niya, she enjoyed watching our program last night. Thank you po for watching and may the Lord continue to bless you mga kapatid sa health, sa financial, sa inyong physical and of course sa ating pong spiritual na aspect ng ating buhay. No, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. You can send your prayer request so that ma-include natin sa ating pong prayer. Ang sabi ng kapatid na Chris Bayungon, thanks pastor, watching from Toronto. Oh, you are from Toronto, Canada. Binabati natin dyan ang Fonte family. And of course, ang Santos family dyan po sa Australia. Binabati din po natin ang atin po mga taga-subaybay dyan sa Singapore, sa Hong Kong, sa Japan, dyan sa Thailand, sa lahat po ng mga nakaabot sa atin pong programa. Andyan din po si kapatid na Armand Oliveros, binabati natin. So, ang check natin yung atin pong prayer request. Nandiyan na ba? Sa ating prayer group. Okay. So, kung nasinda po ninyo, ay isama na natin o include natin yung atin pong music. Mga kapatid, tayo po ay mananalangin at nandito na po yung inyong mga prayer request. Medyo mabagay lang yung ating laptop. Sinanay Sepi lang. Ayan, meron tayong isang prayer request. Ayan, ang kanya pong prayer, ang kapatid na Freddy Incognito. Sa mga hindi po nakapag-send ng prayer request, I will also include you in our prayer. Let us pray, mga minamahal na mga kapatid. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami pasasalamat sa tagumpay ng aming paglilingkod sa mga oras na ito. Tunay na napakadakila ninyo at napakabuti nyo sa amin, dakilang Ama. Purihin kayo at sambahin at pasalamatan. Sa mga oras na ito, kami po ay nagpapasalamat din sa patuloy na suporta ng mga kapatid financially, sa kanila pong prayer, sa kanilang pag-share, at sa kanila pong patuloy na panunoon. Amin pong dalangin, pagpalain po ninyo silang patuloy, ingatan sa kanilang kalusugan, sa kanilang buhay, sa kanila pong pagtatrabaho at paghahanap buhay, pagpalain sila. Sa mga oras na ito, dakilang Diyos, akin pong inilalapit ang prayer request ni Nanay Sepi Sumawang. Dakilang Diyos, ang kanya pong kaibigan, si kapatid na Freddy Incognito,
na nasa Dubai ngayon, siya po ay hindi pa nakakapasok sa kanyang trabaho sapagkat siya po ay may karamdaman mula sa flow. Dalangin po namin na siya ay gumaling, bisitahin po niya sa dakilang Diyos upang maranasan niya ang inyong pag-ibig, ang inyong pag-iingat, ang inyong proteksyon at ang pagtatagumpay. Ito sa lahat ang kagalingan. Alam po namin na sa aming pananampalataya at pagtitiwala, meron pong kasagutan. Ngunit hindi ang aming kalooban ang masunod, kundi ang kalooban yung dakilang Diyos. Pagalingin po ninyo ang kapatid na Freddy Incognito. Lahat po ng aming mga taga-subaybay na meron pong mga problema, meron pong mga suliranin, may mga daing sa inyo dakilang Diyos, pakinggan po ninyo ang kanila pong panawagan, ang kanila pong daing sa inyo. Kung sila man may mga karamdaman, may mga pagkakasakit, pagalingin po ninyo sila. Kung sila man ay may mga pangailangan, lalo na sa COVID-19 na ito, ipagkaloob po ninyo dakilang Diyos. Gumamit po kayo ng iba't ibang mga tao upang patuloy po na matugunan ang kanilang pangailangan. Dalangin po namin na lahat po ng sumusuporta sa gawain ito, patuloy pong pagpalain ninyo ang Diyos Family, ang International Church of Laverne. Pagpalain nyo pong patuloy sa kalusugan, sa kanilang pangangatawan, sa kanilang buhay. Ganun din po lahat ng mga taga-subaybay namin na tumutulong through prayers, sa financial, sa kanila pong pag-share. Pagpalain po ninyo, nandyan po ang Santos Family, Iqban Family, nandyan po sila Sister Chodron Bodzard, sila Nanay Sepi Sumawang, ang Nanay Edna Sardenya, at iba pong mga taga-subaybay namin na hindi namin nabanggit, sila Sister Chodron Bodzard, Sister Nadim Ney, sila Dr. Pilongo, Sister Joy Masumilong, at lahat po ng nakasubaybay ngayon. At maging ang aming mga kaibigan na hindi namin kapananampalataya, dinadalangin din po namin, kagaya ni Dominador Dumaraos, isang dating daan, na mabuksan kanyang isipan sa tulong ng Banal na Espiritu at tanggapin ang katotohanan. Pagpalain niyo po siya, dakilang Diyos, at i-guide siya sa tamang landas. Dalangin din po namin ang aming kapatid na Sister Princess Asitora sa kanyang patuloy na pagsasaliksik ng katotohanan sapagkat siya po'y nagpasya ng mag-aanib sa Seventh-day Adventist sa pamagitan ng banal na bautismo sa kanyang pag-uwi. Patuloy niyo pong gamitin ang mag-asawang Tibor na maging inspirasyon sa kanya. At of course, ang programang Gospel and Music Ministry, patuloy niyo pong gamitin na maging instrumento pagpalaganap ng mabuting balita na kilang Diyos. Pagpalain po ninyo ito upang patuloy na maging kasangkapan, maging inspirasyon at magdadala ng kaluluwa sa inyong paanan. At sa mga oras na ito, amin pong inihiling ang patuloy na patnubay ng banal na Espiritu ang aming maranasan upang kami gagawa sa inyong banal na kalooban. Pagpalain niyo rin po, Ama, ang aming mga family na kinabibilangan. Salamat po sa pagdinig sa aming mga dalangin. Salamat po sa pagtugon nito sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise Him. Mga kapatid, praise the Lord at purihin ng Panginoon sapagkat napakabuti niya. Patuloy niya tayong ginagawa yan, patuloy niya tayong iningatan at patuloy nating naranasan ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Nawa, nakinabang kayo at naging pagpapala sa inyong programa ng Gospel and Music Ministry sa atin pong paglilingkod na ito. At ang dalangin ko sa inyo, kayo patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. Of course, pinabati natin si kapatid na Edna Sigal. Hinahabol natin ito. Okay, at sino pa ba dito na hindi natin nabati para mahabol natin? Armando Oliveros, binabati natin. At yung mga nakasubaybay sa atin, ang Diyos nawa magpala sa inyo. At huwag niyong kakalimutan, mga minamahal na mga kapatid, ang kasabihan na gusto mong iwan sa inyo. Ano mang problema ang inyong pinagdadaanan, huwag niyong kalimutan, mas dakila at malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, kapatid ng Deomel Arcenal, na nagsasabing ang patuloy na pagpapala sa inyo ay managana. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Praise Him each and every night. Praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue. Troubles hanging over you. When you don't know what to do. Praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light. Praise Him in the morning. Praise Him in the noonday bright. Praise Him in the noonday bright. Praise Him each and every night.
don't know what to do. Praise Him just the same. Praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praising in the morning light, praising in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light. Praise Him in the morning. Praise Him in the noonday bright. Praise Him in the noonday bright. Just the same.